بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid ay kukunin po natin ngayon ang mga pinagsabang mga baybay na mayroong maikling katinig. Okay? Ngayon, pag-aaralan natin kapag kung ano ba yung mga itsura kapag nagsama yung mga letra, yung bawat letra. Okay? At ganun din upang sa ganun ay masanay tayo na basahin ito base sa ito ay maikling katinig. Okay? Na ito ay maikling katinig. So, kung natatandaan nyo po, nakuha po natin ang mga katinig na maikling katinig. Okay? Yung mga maikling katinig at ganun din yung last na nakuha natin, yung mga mahabang mga katinig. Okay? Ngayon ay dito natin masasanay ang ating mga sarili kung papaano ito talaga basahin. Okay? Kung papaano ito basahin. Kasi mayroong pagkakaiba, yung pagbasa ng mahaba, ganun din yung pagbasa ng mga maikling mga katinig. Okay? So dito, ang pagsasanay na ito ay dito sa fatha. Okay? Tinatawag na fatha. Yung may katinig na fatha lang. Okay? So ibig sabihin, lahat ng salita dito ay ang katinig niya ay fatha. Okay? So, dito, mayroong hanay 1 at saka hanay 2. So, dito, masasanay tayo kung paano sila basahin. Okay? Masasanay tayo kung paano sila basahin. Halimbawa, dito, magsisimula sa alif at saka sa ba. Yung alif, parehas silang fatha yung kanilang katinig. Okay? Yung vowel nila ay parehas na fatha. So, ang pagbasa dito ay aba. Okay? Aba. So, sinabi natin aba kasi nga ito ay maikling katinig lang, hindi mahaba. Okay? So, kung babasahin natin ito, kailangan mabasa natin sa tamang pagbasa. So, ibig sabihin, aba, ganun lang. Aba. Dito naman, salama. Salama. Okay? Salama. Kasi nga, maikling katinig lang siya. Kung babasahin natin halimbawa ito, aba, ganon. So, hindi na tama. Kasi nga, naging mahaba na yung alif at yung ba naging mahaba na. So, ang itsura na niya kapag isusulat ay magkaiba na. Okay? Ito, magiging mahaba na yung alif niya dito at dito naman magiging mahaba na siya. Okay? Kasi hindi nagyan natin ng haba. So, kaya dito sa pagbabasa natin ay kailangan basahin natin ito ng maikling katinig lang. So, dito, aba, ganon. Salama, ganyan. Tapos dito, dal at saka mim, dama. Dito naman, ra, zay at saka kaf, lahat sila fatha, kaya razaqa. Dito naman, ra at saka sin, kaya rasa. Dito naman, ba, dal at saka nun, kaya badana. Nandito yung naisulat dito sa kabila niya yung sa English. So, para ito ay guide lang ninyo, okay? Pero doon sa pagbasa natin ay kailangan bumalik kayo dito sa Arabic niya. Okay? Badana, yan. Dito naman, waw at saka lam, kaya wala. Ito naman, dal, ra at saka sin, kaya darasa. Okay? Darasa. Dito, sod at saka fa, kaya sofa. Dito naman, waw, ra, at saka sa, kaya warasa. Okay? Dito naman, ba, at saka sin,
Yan, ganyan kapag nagkadikit sila. Okay? Ba at saka sin. Kaya, basa, dito naman, ayn, mim, ganon. Ganyan na isusulat ang mim kapag siya ay nasa gitna. Tapos, lam. Kaya, amala, ganon. Dito naman, ya at saka dal, kaya, yada, ganyan po pag naisusulat siya kapag naididikit sila. Dito naman, do, okay, dot, tsaka ro, tsaka ba, kaya, doroba. Dito naman, jim, tsaka ro, kaya, jara. Dito naman, mim, ro, tsaka dot, kaya, marado. Dito naman, kaf, tsaka, ta, kaya, kata. Yun. Dito naman, ha, lam, yun po ang itsura ng lam kapag siya ay nasa gitna. Tapos kaf, kaya halaka. Mim at saka ayn, yung sumunod dito, kaya ma'a. Yan. Dal, kaf, yun po ang itsura ng kaf pag siya ay nasa gitna, na hindi siya naididikit. Okay? Kapag hindi siya naididikit. Ganyan po yung itsura niya. Kaf at saka ro. Kaya dakara. Ito naman, lam at saka ka at saka kaf. Lam at saka kaf. Ganito ang itsura ng lam. Okay, kapag naidikit siya sa kaf. Kaya ang basa ay laka. Ito naman, ro, fa at saka ayn. Kaya ang basa ay rafa'a. Yun. Ito naman, ta at saka nun. Kaya ang basa ay tana. Ito naman, sin, lam at saka mim. Sin, lam, mim, kaya salama. Okay. So, yan po ang maikling katinig. Okay, na fatha. So, nabasa po natin kung ano yung paraan ng pagbasa dyan. At pagsasana ito, okay, sa inyo, babasahin din nyo ito sa inyong mga sarili. Okay. So, dito naman ay ang pinagsamang mga baybay na mayroong maikling katinig na kasra. Ito po yung kasra. So, dito naman babasahin natin na ito ay may maikling katinig na kasra siya. Okay, ganun din. Kailangan mabasa na ito, natin ito ng tama. Huwag nating habaan kasi nga ito ay maikling mga katinig lang. So, halimbawa dito sa alif na kasra tapos ba na kasra. Kaya ang basa ay ibi. Ganun lang, ibi. Kung binasa natin ito na ibi, so, mali na yon kasi nga, inabahan na natin yon. So, kailangan mabasa lang natin ito ng maikling katinig lang. Kaya, ang basa natin ay EB, ganun lang. EB, okay? Ito naman, ya at saka ha, kaya yihi, ganun lang, yihi. Ito ay dal at saka mim, kaya dimi, okay? Ito naman, alif, ba at saka lam. Ganun po ang itsura ng ba, okay? Kapag siya ay naisusulat. Okay? Na mayroon siyang na siya ay kapag naikokonekta. Okay? Kaya ang basa natin dyan ay ibili. Ibili. Okay? Ro at saka sin, risi. Yan. Fa, lam at saka mim, filimi. Filimi. Ito naman, waw at saka li, waw at saka lam, kaya wili. Ito naman, ro, zay at saka kof, kaya ang basa natin ay riziki, riziki. Ito naman ay ayn at saka ta, kaya ang basa natin ay iti, iti, ganun lang. Sin, rof, at saka, sin, ro, at saka fa, kaya ang basa ay sirifi. Ito naman, mim at saka lam, kaya ang basa natin ay mili. Okay? Ito naman ay ayn, tapos mim, tapos dal, kaya ang basa ay imidi. Ito naman sin, ro, kaya ang basa ay siri. Yan. Ito naman mim, lam, at saka kaf, kaya ang basa ay miliki. Ito naman ay fa, at saka kaf, kaya ang basa ay fiki. Ito ito naman ay fa, ayn, ganun po ang itsura ng ayn kapag siya ay nasa gitna. Okay, tapos lam, kaya ang basa ay fi'ili.
Ito naman ang sumunod ay ba at saka nun, kayang basa ay bini. Ito naman ay kof, dal at saka ro, kayang basa ay kidiri. Ito naman ay ba at saka kaf, kayang basa ay biki. Ito naman ay dal, ha at saka nun, kayang basa ay dhihini. Dhihini. Ito naman ay jim at saka ba, kayang basa ay gb. Ito naman ay kha, ra at saka ba, kayang basa ay khiribi. Yun. So yan po ang kasra. Okay? Yan po ang kasra. So inshallah, sanayin din ninyo yung pagbabasa ninyo sa tamang pagbabasa na ito ay katinig na kasra. Ngayon naman ang pinagsamang mga baybay na mayroong maikling katinig na dhamma. Okay, kapag siya ay dhamma naman. Okay, kaya ang basa natin dito ay maikling katinig lang na dhamma. Halimbawa dito, alif at saka ba, dhamma sila, kaya ang basa natin ay ubo. Ganun, ubo. Kung binasa natin ito halimbawa ng ubo, ganun ay mali na yung pagbasa natin. Kasi nga, nalagyan na natin siya ng waw na madda. Parehas silang may waw na madda, kaya mali yung pagbasa natin. Kailangan mabasa natin ito na may maikli lang na katinig. Ubo, ganun lang. Ubo, okay? Dito naman, dal, ro, at saka sin, kaya ang basa ay duruso. Dito naman, dal, at saka mim, kaya ang basa ay dumu. Okay? Dito naman ay mim, ro, at saka dal, kaya ang basa ay murudo. Ito naman ay ro at saka sin, kaya ang basa natin ay ruso. Okay? Ito naman ay jim, ro at saka fa, kaya ang basa natin ay jurufu. Okay? Ito naman ay waw at saka lam, kaya ang basa ay wulu. Ito naman ay ayn, lam at saka mim, kaya ang basa ay ulumu. Ito naman ay dal at saka ayn, kaya ang basa ay duru. Ganun lang. Ito naman ay sod, ha at saka fa. Ganun po ang itsura ng ha pag siya ay nasa gitna. Kaya ang basa ay suhufu. Yan. Ito naman ay jim at saka fa. Kaya ang basa ay jufu. Ito naman ay ro, sin at saka lam. Kaya ang basa ay rusulu. Ito naman ay kaf at saka lam. Kaya ang basa ay kulu. Ito naman ay shin, kha at saka dal. Kaya ang basa ay shukudu. Ito naman ay shin at saka kha, kaya ang basa ay shuku. Ito naman ay kaf, ta at saka ba, kaya ang basa ay kutubu. Ito naman ay nun at saka sin. Ganyan po kapag na-connecta ang nun at saka sin. Nusu. Ito naman ay ayn, nun at saka kof, kaya ang basa ay runuku. Ito naman ay ha at saka shin, kaya ang basa ay hushu. Ito naman ay mim, ra at saka dad, kaya ang basa ay murudo. Ito naman ay ha at saka dad, kaya ang basa ay hudo. Okay? Ito naman ay mim, ra at saka dad, kaya ang basa ay murudo. Murudo. Ito naman ay ayn at saka kaf, kaya ang basa ay ruku. Ito naman ay sin, ra, dalawang ra, kaya ang basa ay sururo. Okay? Sururo. So ito po ang maikling katinig na dhamma. Okay? Kapag sila ay pinagsama-sama. Okay? Pinagsama-sama na basahin. Okay? So dito po sa pagsasana, inshallah, na kung saan ito na yung paghahalo-halo na, okay? Ng mga binanggit natin, okay? Base sa kanilang mga vowel o kaya yung kanilang mga katinig. Okay? So dito masasanay kayo paano sila basahin. Okay? Pagsasanay ito, paano basahin ito na kung saan dito na nagkakaroon ng pagdudugtong at saka nandito yung mga kanilang mga katinig. Okay? Mayroong fatha, mayroong kasra, mayroong dhamma. Okay, so kukunin natin yung mga ilan dito tapos iwan natin yung mga ilan para sa pagsasanay ninyo, inshallah. So dito, mag-umpisa tayo. Alif at saka ba. Dalawang fatha, kaya ang basa ay aba. Dito naman, lahat sila ay
Fatha, kaya ang basa ay badana. Dito sa una, okay? Yung fa ay kasra, kaya tapos yung kaf ay fatha, kaya ang basa ay fika. Okay? Dito naman, dhamma silang parehas, kaya ang basa ay wulo. Wulo. Okay, pangalawa, hanay. Fatha na dalawa, kaya ang basa ay dama. Dito naman, fatha silang lahat, kaya ang basa ay darasa. Darasa. Okay? Ito naman, ya at saka ha, kaya ang basa ay yihi. Okay? Ito naman, dal at saka ayn, kaya ang basa ay du'u. Ito naman, ra at saka sin, kaya ang basa ay rasa. Ito naman, lahat sila ay fatha, kaya ang basa ay doroba. Ito naman ay jim na kasra at saka ba na kasra, pareha silang kasra, kaya ang basa ay gb. Okay? Ito naman kha at saka fa na pareha silang dhamma, kaya ang basa ay khufu. Okay? Ito naman waw at saka lam na pareha silang fatha, kaya ang basa ay wala. Dito naman mim at saka ra at saka dad, kaya ang basa ay fatha silang lahat, marada. Dito naman, sumunod ay lahat sila kasra, kaya ang basa ay ibili. Dito naman, kaf at saka lam na dhamma silang parehas, kaya ang basa ay kulu. Okay, sumunod. Dito naman, sod at saka fa na parehas silang fatha, kaya ang basa ay sofa. Okay, dito naman, kasra silang parehas, kaya ang basa ay ibi. Dito naman, kasra silang lahat, kaya ang basa ay filimi. Dito naman, parehas silang dhamma, kaya ang basa ay shuko. Okay? Sumunod, parehas silang fatha, kaya ang basa ay basa. Parehas silang kasra, kaya ang basa ay dimi. Lahat sila kasra, kaya ang basa ay riziki. Okay? Dito naman, ha at saka shin, parehas silang dhamma, kaya ang basa ay hushu. Okay? Dito sa sumunod, babasahin na lang natin base sa kanilang katinig. Tana, okay? Risi, miliki, roku, kata, wili, kidiri, duruso, maa, iti, ubu, jurufu. Okay, ito pong tatlo na ito. Sunod natin, laka, mili, dumu, suhufu. Okay, ito pong dalawa na ito, inshallah, na hanay, ay iwan natin sa inyo para voice record ninyo at ipadala sa akin, inshallah, VR. Okay, at ipadala sa akin ang inyong tamang pagbasa nito, inshallah, itong dalawa na ito na hanay sa hulihan. Okay, so yun po mga kapatid, pero sa inyong pagsasana, inshallah, ay lahat pa rin ito ay basahin ninyo. Base sa inyong kaalaman, yung napag-aralan natin sa tamang paraan ng pagbabasa nito. Okay? Pero yung i-voice record nyo ay ito lamang dalawa na ito at ipadala sa akin at inshallah, i-check po natin. Okay, mga kapatid? So hanggang sa muli, inshallah, malapit na po ang ating exam. Kaya inshallah, review po kayo sa mga napag-aralan natin, inshallah. So hanggang dito na lamang, gabayan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at dagdagan nawa ang inyong kaalaman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.